Ibinastura ng Korte Suprema ang mga petisyon para sa diskwalipikasyon at kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ang buong detalye mula kay Attorney Mike Navallo. Attorney. Nikki, magandang hapon. Pinumpirma na ng Korte Suprema ng Supreme Court Public Information Office ang naunang siniulat ng ABS-CBN News na ibinastura ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa kandidatura ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Sa botong 13-0, hindi pinagbigyan ng mamaysado ang petisyon ng mga civic leaders na kanselahin ang certificate of candidacy ni Marcos at ang isa pang petisyon ng mga martial law survivors na diskwalipika si Marcos sa pagtakbo pagkapangulo. Ayon sa press briefer ng Korte Suprema, qualified to run and be elected to public office si Marcos sa kabila ng mga pagtutol sa kanyang kandidatura, valid din umano ang kanyang certificate of candidacy. Si Justice Rodil Zalameda ang member in charge. Dalawang maestrado ang hindi sumali sa botohan, si Justice Antonio Po na dati Common Commissioner at si Justice Henry John Paul Inting na kapatid ni Common Commissioner Socorro Inting. Matatandang ang grupo ng civic leaders sa pangunguna ni Father Christian Buenafe ang dumulog sa Korte Suprema para ipakansila ang COC ni Marcos dahil nagsinungaling umano ito under oath nang sabihin kwalipikado siyang tumakbo sa kabila ng pagkakakonvict nito sa korte. Pinapadiskwalipika naman si Marcos dahil sa conviction nito sa Court of Appeals noong 1997 sa hindi pag-file ng income tax return. Pero lahat ito ay ayon sa Korte Suprema ay kwalipikado si Marcos na tumakbo at walang balakid sa kanyang kandidatura. Ang ruling Mickey ay inilabas dalawang araw bago nakatakdang manumpa sa pagkapangulo si President-elect Bongbong Marcos Jr. Okay?